Ms. Sharifa, kailan ka nag-decide to finally run as governor of Sultan Kudarat Province at bakit ka tatakbo? Alam mo, nagkaroon po kami ng maraming consultations, series meetings at napag-uusap-usapan po. Nagkaroon din ng time na kinausap po ako ng aking asawa dahil ako po talaga ay decidido na talaga na tumakbo sa Sultan Kudarat as governor dahil inaasam-asam ko po na magkaroon po ng pagbabago dito sa aming probinsya. Hmm. What motivated you? Anong nag-udyok sa'yo para tumakbo as governor? What motivates me to run is yung experiences ko. Hindi pa po kasi ako pinanganak yung present administration na po talaga ang namuno dito. And parang na-feel ko po na wala pa rin change. Hindi po dapat tayo nakatutok sa mga dekorasyon lamang or anumang mga malalaking gusali na ating nakikita sapagkat ang kailangan po natin lalong-lalo na po sa panahon ngayon ay kung paano po mabigyan ng sapat na pangkabuhayan ang ating mga kababayan. At what motivates me also ay yung dahil ako po ay nilingid sa inyong kaalaman, ako po ay galing sa hirap, alam ko po at ramdam ko po kung ano yung mga hinaing at mga sigaw ng ating kababayan upang makamit ang kanilang inaasam-asam na mithiin. Bata ka pa, yun ang sinasabi nila, bata ka pa, unexperienced ka. Ano sa palagay mo yung edge mo over other seasoned politicians na makakabangga mo? Ako po ay 24 years old na, bata man sa paningin ng iba, ngunit hindi po nakabase doon as long as, you know, I mean yung age, it doesn't matter as long as yung purpose mo, ang goal mo is magserbisyo sa tao. Ito na nga yung sinasabi ko po sa inyo na gusto ko pong i-challenge na by this time ay meron pong bata, no? Mas malusog, mas energetic, at mas makifeel po natin ang presence. Hindi lamang po yung magdi-display lamang po dyan na gobernador natin, vice-gobernador, na hindi po maabot yung mga nandyan sa sulok-sulok. So ako po is gusto kong ipa-feel sa tao na kung sino man ako at kung ano ang pagkakakilala nila sa akin noon na hindi ako magbabago, kaya wag na wag po silang ma-intimidate na lumapit sa akin dahil 100% sama-sama po kami at ako po mismo ang magpupush sa bawat isa. If given a chance na ikaw nga yung pipiliin ng mga taga Sultan Kudarat Province na maging gobernador nila, ano yung priority projects mo in the first 100 days na mamumuno ka? Ipinapangako ko po yan na magiging malinis at transparent po lahat ng ating mga transaksyon proyekto, lalong-lalo na po ang ating budget. Even a single centavo po ay pera ng Sultan Kudarat ay para po sa kanila yan. Dahil ang layunin ko po talaga, katulad ng sinasabi ko, ay ang maiangat ang bawat pamilya. Nanggaling ka, as you said, sa mahirap na pamilya. You hailed from Libak, Sultan Kudarat. And you did not own a house. Ano kaya yung mga gagawin dapat ng isang gobyerno para ma-address yung kahirapan unang-una, kawalan ng tirahan, no? Kawalan ng hanap buhay? Just recently ay kinasal po ako sa aking asawa na di umano alam naman po natin ang estado ng kanyang buhay. Ngunit sa nakikita po ninyo at alam po ng karamihan, ang bahay ko po ay ganun pa din. Ako po ngayon ay nakatira sa aking asawa. Ngunit hindi po magiging base yon or magiging requirements na kailangan po munang maganda ang bahay upang tumakbo. Isa pong challenge sa atin yan. Hindi ko po itatanggihan at dyan po ay magpapatunay po yan kung ano po ang buhay ng isang mahirap. Kaya narito po ako upang patuloy na ang goal is maiangat po talaga ang bawat mahihirap. Bigyan po ng sapat na pangkabuhayan ang bawat pamilya. Kasi po, pagka hindi po naayos ang ating pamilya, ay hindi po uunlad ang ating komunidad. Diba? It should start dapat sa ating pamilya, yung change na inaasam-asam natin. Kapag ka umangat ang bawat pamilya sa ating probinsya, aangat din po ang komunidad at mas lalo na po ang ating probinsya. So, kailangan talaga ang main natin dito is paano masolusyonan yung sinasabing kahirapan.
Opo, bago po susunod yung ating, kung ano man po ang ibang mga proyekto na dapat pang tugunan sa ating Panginoon. Hmm. Mensahe mo para sa mga mamamayan ng Sultan Kudarat Province, sa, both no, sa mga sumusuporta sa iyo at sa mga nag-aalinlangan na suportahan ka. Eto po, narito po ako sa inyo. Gusto ko pong i-challenge yung present administration na magigit 2 dekada na pong namumuno dito sa atin. Dahil ang sinasabi po nilang kapamilya ay pamilya lang naman po nila ang umaangat. Paano naman po tayo? Paano naman po kayo? At dapat po ay let us open our eyes and our minds na this time ay huwag po tayong magpadala sa mga sabi-sabi, huwag po tayong magpadala sa pera, huwag po tayong malinlang ng mga dekorasyon o anumang mga malalaking gusali na nakikita natin sa tabi-tabi, sapagkat hindi po yan ang number one na solusyon sa kung anuman ang hinaharap ng ating probinsya ngayon o problema na ating kinakaharap. So, bigyan lang po ninyo ako ng tiwala dahil ako po ay wala pong bahid ng kasamaan sapagkat ako po ay bago sa politika. At ipagpapatuloy ko po yan. Lalong-lalo na po yung promise ko na gusto ko po talaga is maiangat ang pamumuhay ng ating ng taong bayan. Lalong-lalo na po ang mga kababaihan at yung mapangalagaan ng ating kalusugan, lalong-lalo na po yung mga health workers natin ay mabigyan po natin ng pansin kasi this time sila po ang totoong nagsasakripisyo sa atin at marami pa pong iba. Maraming salamat po.